You know I love story series. Gustong-gusto nang hilahin ni Fiona ang mistulang sandok na baba ng kaibigan niyang si Michelle. Dahil sa inis, nang ilabas niya mula sa bodega nila ang lumang makinelya at baol na nara at sabihin niyang gusto niyang ibenta ang mga iyon. Bigla na lang humagalpak ng tawa ang kaibigan niya. Nilait nito ng katakot-takot ang makinelya at baol. Mag-aaksaya lang daw siya ng oras dahil wala naman daw bibili sa mga iyon. Pero dahil may hihingin siyang pabor kay Michelle, pinigilan niya ang sarili na patulan ito. Suki ng ayosdito.com ang kaibigan niya. Lahat ng mga gadget nito mula iPad, netbook, hanggang sa iPhone na kasalukuyang hawak nito ay nabili ni Michelle ng second hand sa pamamagitan ng ayosdito.com. Bukod sa hindi siya marunong mag-post ng mga ebebenta niya sa ayos dito, problema rin ni Fiona ang internet connection. Kaya si Michelle ang pakikiusapan niyang mag-post ng mga ebebenta niya sa ayos dito. Dahil bukod sa may wifi sa opisina nito, alam na nito kung paano gagawin iyon. Pasensya ka na girl. Sabi ni Michelle sa kanya nang marahil ay napansin nito na hindi na maipinta ang kanyang mukha. Kakatawa ka naman kasi. Marami naman kasi yung ibenta mga antik pa. Ang tanong, may bibili naman kaya ng mga iyan? Uwi ka nito sa akin. Sino naman ang may sabi sa'yong walang bibili ng mga ito? Protesta ko pa. For your information, my dear friend, may mga taong mahilig mangolekta ng mga antigong bagay. Anti-collectors ang tawag sa kanila. Dagdag ko pang saad dito. Alam ko. Anito? So bakit mo nga pala ako pinapapunta rito sa inyo? Naupo si Michelle sa sofa na gawa saratan. May hihingin sana akong pabor sa iyo, dear friend. Ngiting wika ko dito. Anong pabor? Tanong nito. Naupo na rin si Fiona sa tabi ng kaibigan niya. Pwede mo bang litratuhan ang mga iyan? Aniyang tinutukoy ay ang lumang makinelya at baol na nara. Tapos, pwede mo bang i-post ang mga litrato sa ayos dito para maibenta? Yung iPhone mo na lang ang gagamitin mo sa pagkuha ng mga litrato? Wika ko dito sa kaibigan ko. Desidido ka talagang ibenta sila? Tanong pa nito sa akin. Kukumbinsahin ba naman kita ng ganito kung hindi? Mali mo naman, may makakita ng mga ito sa ayos dito kapag na-i-post mo na. Saad ko pa dito. Pero bakit? May problema ka ba sa pera, friend? Tanong nito sa akin. Medyo. Pag-amin ko dito. Pero, huwag mo na sanang itanong kung saan ko gagamitin. Saad ko pa dito. Alam ba to ng nanay mo? Baka mamaya niyan, madamay pa ako. Wika nito. Naipagpaalam ko na ang mga ito, kaya huwag mo nang alalahanin iyon. Wika ko dito. Noong una ay iyong makinelya lang ang pinahihintulutan ng nanay ni Fiona na ibenta niya. Huwag daw niyang pakikialaman ang baol na yari sa nara dahil sa ninuno pa raw nila nang galing iyon. Pero kinulit niya ang nanay niya nang kinulit hanggang sa napapayag niya itong ibenta rin ang baol. Kumikita naman ang gulayan mo sa tindahan sa bayan, kaya bakit kailangan mo ng datong? Pagtitinda ng gulay ang ikinabubuhay ni Fiona. Sinamahan na rin niya ng maliit na karinderya para madagdagan ang kita niya. So far, maayos naman ang pasok ng pera doon. Matindi lang talaga ang pangangailangan niya sa pera ngayon. Ang kulit mo! Wika ko pa dito. Hindi ko sabi sasabihin. Saad ko pa dito. Alam mo, nagtapos ka naman ng college. Bakit hindi ka na lang mag-apply ng trabaho? Tignan mo ko. Regular na ang trabaho ko sa bayan. Sekretary si Michelle sa nakaupong mayor sa bayan namin. Sino ba ang gusto na maging tindera na lang ng gulay habang buhay? Kahit pa nga sabihin niya na kanya naman ang tindahan na iyon. Siyempre, gusto rin naman niyang mag-level up. Ang problema, nagka-phobia na yata siya sa bawat mapasukan niyang trabaho. Pagka-graduate ni Fiona ng BS Accountancy, ay naghanap kaagad siya ng trabaho. Panganay si Fiona sa kanilang dalawang magkapatid.
na ipangako niya sa kanyang ina na pag-aaralin ang sumunod sa kanya na si Irene. Kapag nakapagtrabaho na siya, kung buhay pa sana ang tatay niyang sundalo ay hindi sila mamomroblema ng husto sa pera. Dahil may makakatuwang ang kanilang ina sa paghahanap buhay. Ang kaso, hindi pa nga noon ako nakagraduate ng high school ay napasama sa ambush ang tatay niya sa probinsya ng Bicol. Bangkay na ito nang iuwi sa kanila. Mula noon, mag-isa na silang dalawang magkakapatid ang tinataguyod ng kanilang ina na noong mga panahon na iyon ay pag-aahente ng kung ano-ano ang pinagkakakitaan. Ang unang napasukan ang trabaho ni Fiona ay pagtitinda ng sign pen na may libreng 4 na ball pen. Kulang nga siguro sa terrain, iron at pati na rin sa iodine ang utak ni Fiona dahil naniwala siya sa panloloko ng mga nag-hire sa kanya. Napaniwala siya ng mga ito dahil pawang mahuhusay magsalita at artistahin ang mga hitsura. Mahilig siya sa mga ganoong tipo, kaya kaagad siyang naniwala sa mga bulatas ng mga ito, ni hindi niya nahalata na gawa-gawa lang ang opisina ng mga ito. Opisina ba naman iyong iisa lang ang mesa at 3 ang silya? Dilapidated ang building at 3 araw na nabilad si Fiona sa araw sa kakabenta ng mga lecheng sign pen at ball pen bago siya nagising sa katotohanan, iniisahan lang siya ng mga walang hiya. Pagkalipas ng isang linggo ay nag-apply uli si Fiona sa iba. Sa mga katulad niyang kapos sa pera, bawal ang maging tamad. May kaklase siya sa college na nagturo sa kanya sa isang employment agency. Kapag nakapasa raw siya sa exam at interview sa agency na iyon, ang agency na raw mismo ang bahala na maghanap ng trabaho na naaangkop sa kwalifikasyon niya. Hindi na nagdalawang isip na pinuntahan ni Fiona ang agency. Naipasa naman niya ang mga exam. Pagdating sa interview, doon siya sobrang nagtaka dahil ang mga tanong sa kanya ng interviewer ay patungkol sa pag-aalaga ng bata. Dahil nabanggit niya na siya ay nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid niya dahil siya ang panganay. Gusto lang naman niyang palabasin kung gaano siya karesponsableng nilalang na kung ihahire siya nito ay hindi nito iyon pagsisisihan. Iyon pala, gusto ng may-ari ng agency na gawin siyang yaya ng 2 taong gulang na anak nito. Nag-resign daw kasi ang tagapag-alaga ng bata. Natural, hindi siya pumayag. Graduate siya ng BS Accountancy. Pagkatapos ay gagawin lang siyang yaya? Ano namang klaseng kapalaran iyon? Nag-aral pa siya kung magiging yaya lang pala siya, hindi ba? Mula noon, hindi na nagtangkang humanap uli ng trabaho si Fiona. Nakumbinsin niya ang nanay niya na ipagbili ang kaperasong lupa na namana nito mula sa yumaong mga magulang. At iyon ang ginamit niyang puhunan sa gulayan at karinderyan niya. 5 taon na ang negosyo ng iyon at sa awa ng Diyos ay kumikita naman iyon. Naibalik na nga ni Fiona ang kapital sa nanay niya. Kailangan lang talaga niya ng konting pera ngayon dahil may pagbibigyan siya niyon. Ayaw niyang bawasan ang kinikita niya sa karinderya at gulayan. Wala naman siyang maisip na paraan para magkapera, kundi ang ipagbili ang lumang typewriter at baol na gawa sa Nara. Lipas na ang entusiasim ko sa pag-uopisina. Sabi niya kay Michelle, buti na iyong ganito. Hindi ako nangangamuhan. Boss ko sarili ko. Dagdag ko pang wika. Iba pa rin iyong pumapasok ka araw-araw sa isang opisina, girl. May oportunidad kang makakita ng gwapo. Hindi ka pares dyan sa palengke. Pulos kargador ang nakakasalamuha mo. Paano kayan makakaharap ng poging jowa, te? Wika nito sa akin. Umingo siya. Sino may sabi sa'yo naghahanap ako ng jowa? Inis kong wika dito. Sa edad mong yan? Saad pa nito sa akin. Hoy, 25 pa lang ako. Bibilang pa ng taon bago ako lumagpas ng kalendaryo at loto ang edad ko. Wika ko dito na nakasimangot. Maiba tayo ng usapan, girl. Anito kapag kuwan. Nagkita nga pala kami ni Derry kahapon sa mall. Saglit siya nitong pinagmasdan. Uy, nag-blush siya. Kantsaw nitong saad sa akin. Eto, tignan mo, girl. Wika pa nito sa kanya. Parang magical na napunta sa kamay ni Michelle ang iPhone nito at mabilis na ipinagduldulan iyon sa mukha niya. At tumambad sa paningin niya ang gwapong mukha na lalaking hate na hate niya.
Sabi ko sa kanya, kunan ko siya ng picture para ipakita sa'yo. Sabi ni Michelle na ikinangit-ngit niya. Pumayag naman. Sarkastikong saad ko sa kaibigan ko. Tuwang-tuwa pa nga. Wika nito sa akin. Well, ako? Hindi natutuwa sa ginawa mong yun, Michelle. Pasinghal kong wika dito. In fact, galit ako. Galit na galit. Wika ko dito. Ito naman, sabi nito. Bakit ka ba nagagalit? Hindi mo pa rin ba nakalimutan ang nangyari noon? Aba Fiona, matagal na yon. Sabi nga nila, bad things happen in our lives naman daw talaga. May mga taong sasaktan tayo, maglalaro sa mga damdamin natin, mang-aalipusta sa atin. Pero wag daw natin kami excuse iyon para maging mean tayo sa mundo. Kasi sa end daw, tayo rin ang mapapasama. Dapat daw nating tandaan, everything happens for a reason. Kaya ikaw, dear friend, matuto ng magpatawad. Amen. Ismed na sabi ko dito, ngunit sino ang makakalimot kapag pinagmukha kang kawawa ng isang tao na akala mo ay mahal na mahal ka? Walang katumbas ang kahihiyang sinapit ni Fiona dahil sa pesting lalaking iyon. Pakiramdam niya ay wala na siyang mukhang ihaharap sa mga tao. 4 na taon na ang nakaraan, nakilala niya si Derek sa isang party ng isang kaibigan namin ni Michelle. Pagkatapos ng party na iyon, panay na ang palitan nila ni Derek ng text message. Dinadalhan na siya nito ng merienda sa gulayan niya. Tuwing alas 3 ng hapon, ipinagbubuhat na din siya nito ng mga nakakahunggulay kapag wala ang helper niya. Hanggang sa mabuo sa kanila ang isang romance na natuloy sa pagpaplano ng kasal. Pagkalipas ng ilang buwan, tandang-tanda pa ni Fiona kung gaano siya ka-excited na makasal sila ni Derek. Nang mamanhikan ito kasama ang mga magulang, parang gusto niyang hilahin ang mga araw para maidaos na ang pinanabikang pag-iisang dibdib nila ng binata. Ngunit may nangyari. Basta na lang umatras si Derek sa kasal sa kadahilan ng hindi pa raw ito handa. Para sa kanya, hindi iyon katanggap-tanggap na rason. Sa paniniwala kasi niya, oras na nagyaya ng magpakasal ang isang lalaki sa nobyo nito, nakahanda na itong balikatin ang responsibilidad ng pag-aasawa. Kaya sa ginawa ni Derek sa kanya, naniniwala si Fiona na hindi siya nito minahal ng wagas. Pinaglaruan lang nito ang damdamin niya. Dahil kay Derek naging paksa siya ng usap-usapan sa lugar nila, merong naawa, pero mas marami ang nangot siya sa sinapit niyang kabiguan. Nararapat lang daw iyon sa kanya dahil malandi siya. Siguro daw ay buntis na siya kaya atat na ang mag-asawa. Ang saklap dahil lahat ng mga ibinabentang ng mga ito ay pulos hindi naman totoo. Sumama talaga ang loob ni Fiona ng dahil doon. Ngayon ang nang-reject sa kanya ay nakita di umano ni Michelle sa isang mall. Ibig sabihin lang, nakabalik na si Derek. Ayon kasi sa nabalitaan niya pagkatapos nitong umurong sa kasal nila, ng ibang bansa raw ito. Pero pakialam ba niya kung nakabalik na ito sa bayan nila? Matagal na niya itong kinalimutan. Ang dapat iniintindi niya ay ang kinakaharap niyang problema ngayon. Nagkautang kasi siya sa isang mayamang tao para sa pag-aaral ng nakababatang kapatid niya. At ngayon sinisingil na siya. Kung kukunin niya ang nakasavings na pera sa bangko niya ay kulang pa iyon. Kaya hahanap na lamang siya muna ng ipapambayad sa utang niya. Ayaw niyang sabihin sa nanay niya ang totoong dahilan niya. Kung ayaw mong mag-away tayo, Michelle, huwag mo na uling babanggitin sa akin ang tungkol sa pesta ng lalaking iyon. Nagkaintindihan ba tayo? Saad ko dito ang pinandilatan ko pa ito ng mata. Alam ni Fiona na magkaibigan sila Michelle at Derek bago pa sila magkakilala ng lalaking iyon. Pero kung pinapahalagahan ni Michelle ang pagiging magkaibigan nila, pagbibigyan siya nito. Fiona naman, angal pa nito. Sinasabi ko sa'yo, totohanin ko yun. Bantang wika ko dito. Sige na nga. Walang nagawa nitong saan. Magbalik tayo sa usaping ayos dito. Mapagbibigyan mo ba ako sa hinihingi kong pabor? Saad ko dito. Sure. Ano ito sa akin? Pakiayos na lang ng makinelya at baol nang mapicturan ka na. Wika pa nito sa akin. Mabilis na inayos ni Fiona sa ibabaw ng coffee table ang makinelya. Ang baol naman ay hinayaan na lang niya sa sahig.
Napapitlag pa rin si Fiona nang tumunog ang cordless phone sa ibabaw ng mesang gawa sa ratan. Gayong kanina pa niya inaabangan iyon na mag-ring. Malakas ang kutob niyang may tatawag sa kanya kaya nagbantay siya sa tabi ng telepono. Humugot muna si Fiona ng malalim na hininga bago dinampot ang auditibo na parabang doon siya humuhugot ng tapang. Hello, Fiona? Anang nasa kabilang linya. Hello? Utal kong sagot dito. Bukas na ang huling palugit ko sa iyo, Fiona. Alam mo na ang gagawin ko kapag hindi mo maibigay ang perang inutang mo sa akin. Anito sa akin. Pero, Mrs. Enriquez, wala pa ho akong nakukuhang pera eh. Hintakot kung wika dito. I don't care, Fiona, kung wala kang perang ibabayad sa akin. Kukunin ko ang gulayan mo at ang karinderya mo. Tapos ang usapan. No. Please, Mrs. Enriquez, huwag ko kayong mag-aalala. Hahanap ako ng paraan para mabigay ko ang perang inutang ko po sa inyo. Pwede po bang bukas ng hapon na lang po? Saad ko pa dito. Sure, Fiona. Madali naman akong kausap eh. Basta ba, huwag mo lang akong gagaguhin. Nagkakaintindihan ba tayo? Wika pa nito sa akin. Oho. Wika ko pa dito. Bye, Fiona. Hihintayin kita hanggang bukas. Saad nito sa akin, saka ito nawala sa kabilang linya. Napapikit na lamang ako sa sobrang frustrated ng mga oras na iyon. Kung hindi lang sana ako naging tanga, eh di sana wala akong problema ngayon. Bulong kong wika sa sarili ko. Nascam kasi siya noon sa isang kumpanyang gusto niyang maging kapartner sa negosyo. Matagal na kasing pangarap ni Fiona ang maging bahagi ng kumpanyang iyon. At dahil tanga siya, nang may nag-recommend sa kanya na kapag may 50,000 siya, pwede na siyang magsimula ng negosyo at ang kumpanyang iyon daw ang magsusupply sa mga paninda niyang mga damit at bags. Kaso, nadali ang 50 mil niya. At ang masakla pa, hindi pa alam ng nanay niya at kapatid ang katangahang nagawa niya. Lalo na ang kaibigang si Michelle. Doon pa siya nagkautang sa isang matronang akala mo super ganda. Buisit ng babaeng yun. Kung hindi lang ako atat na atat noon na maging bahagi ng paborito kong kumpanya, noon kang uutang ako sa mukhang botete na iyon. Ang laki pa kung magpatubo ng pera. Buti nga lang buwan-buwan ako nagbibigay ng tubo kasi kung hindi, mas lalong nababaon ako ngayon sa lecheng utang na iyon. Ewan ko ba? Suki yata ako sa mga scammer at manloloko. Kaya eto ako ngayon, problematic. Iiling-iling kong wika sa sarili ko. Ma'am Fiona? Untag natawag sa kanya ng isa sa mga helper niya sa gulayan niya. Bakit Lena? May kailangan ka ba? Irritable kong tanong dito. Diyos ko, kapag itong babaeng ito ang tumawag sa akin, alam ko, problema na naman ito. Kung hindi babale, a-absent dahil gustong mag-day off. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Nasa karinderya ho ninyo naghihintay? Wika nito sa akin. Sino daw? Kabadong tanong ko dito. Naku, baka si Botete na naman iyo. Huwag naman sana. Piping wika ko sa sarili ko. Lalaki ho eh. Ngayon ko lang siya nakita. Saad dito sa akin. Medyo nabuhayan pa ako ng loob nang sabihin ng helper ko na lalaki daw ang naghahanap sa akin. Teka, sino naman kaya yun? Bulong ko sa sarili ko. Sige, pakisabi sa kanya na pupuntahan ko na lamang siya kamo. Saad ko dito. Sige ho, ma'am. Wika nito sa akin saka ito umalis. Tinapos ko na ang pagkukwenta ko sa mga benta ng araw na iyon. Saka ako lumabas at pumunta sa kabilang pwesto ko, ang maliit kong karinderya. Nakatalikod ang lalaki kaya hindi ko mamukhaan. Kaya lumapit ako dito. Yes? May kailangan ho ba kayo sa akin? Tanong ko sa lalaking busy sa pakikipag-text kung kanino. Hello, mister. Ano bang kailangan? Naputol ang pagsasalita ko nang bigla itong tumingala at salubungin ng mga mata nito ang tingin ko. Otomatikong pinandilatan ko ito nang makilala ko kung sino ang lalaking nasa harap ko. At naghahanap daw sa akin. What are you doing here? Tiimbagang kong tanong dito. Ay, Fiona, how are you? Tanong nito sa akin na nakangiti pa, na parabang walang ginawa itong kahihiyan sa akin noon. Ang kapal na mukha nitong magpakita pa sa akin.
Gayong grabe ang dinanas kong sakit noong iniwan ako nito at umatras sa kasal namin. May gana pang makikipagkita ito sa akin. Anong ginagawa mo dito? Relax. High blood ka naman agad. Grabe ka naman. Di ba pwedeng kamustahin muna kita bago ang sadya ko sa'yo? Wika nito sa akin. Pwede ba, Derek? Wala akong panahon makipagkamustahan sa'yo. Tsaka pwede ba? Umalis ka na. Sinasayang mo lang ang oras ko. Marami akong ginagawa. Kaya kung wala ka ng ibang sasabihin, ako ang bibili sa mga binenta mo online. Kaya gusto ko sanang personal na makipag-negotiate sa'yo. Wika nito sa akin. No. Kung ikaw man lang ang bibili, wag na. Di ko iyon ibebenta sa'yo. Kaya makakaalis ka na. Pagtataboy ko pa dito. Sabi kasi sa akin ni Michelle na gusto mong ipagbenta ang mga iyon. Bakit ayaw mong bilhin ko? Takang tanong nito sa akin na ikinatiimbagang ko. Sinasabi ko na nga ba, walang isang salita ang babaeng iyon. Humanda ka sa akin bukas, bruha ka. Patay ka talaga sa akin. Inis kong bulong sa sarili ko. Bakit ayaw mong bilhin ko yun? Pati ba naman benta mo? Ayaw mong ako ang bibili? Aniya sa akin. Umalis ka na, Derek. Wala akong ibebenta sa'yo kaya makakaalis ka na. Inis kong saad dito, saka ko ito tinalikuran at binirahan ng alis. Ang kapal na mukhang humarap sa akin ang hudyong iyon. Akala niya nakalimutan ko ang ginawa niya sa akin. Kaya wala siyang mapapala sa akin. Inis kong bulong sa sarili ko. Kinagabihan ay nagulat ako ng datnan ko si Brandon sa bahay namin. Believe din siya sa lalaking ito. Grabe kong matyaga sa akin. Kahit pa ulit-ulit ko na itong binasted ay sumigi pa rin ito sa panliligo sa akin. Mayaman ang pamilya nila Brandon. Pero kahit anong taboy ko dito ay palagi itong lumalapit sa akin. Nagbabakasakaling tanggapin ko na ang inihulog nitong pag-ibig sa akin. Good evening, Fiona. Kamusta ka? Sorry ha kung ngayon lang ako ulit nagpapakita sa'yo. Busy kasi ako sa kumpanya namin. Wika nito sa akin. As if naman interesado ako sa buhay nito. Kahit na nga hindi magpapakita sa akin forever, wala akong pake. Pa-feeling importante at akala nito ay miss ko din naman. Tuyang bulong ko sa isip ko. Nako, okay lang Brandon. Busy din kasi ako sa gulayan ko at karinderya. Saad ko dito. Saka ko ito lihim na inismiran. Ganoon ba? Mukhang pagod ka. Huwag kang magpapakapagod, Fiona. Ayoko magasakit ka. Lalo pa at busy ako palagi. Wika pa nito sa akin na ikinangiwi ko. Feeling talaga tong bobo na to ah. Akala mo boyfriend ko? Ismed kong bulong sa isip ko. Fiona, are you okay? You look pale. May masakit ba sa'yo? Tanong pa nito sa akin. Naku, pagod lang ako sa tindahan, Brandon. Kailangan kumayod eh. Saad ko pa dito. Bakit, Fiona? May problema ka ba? I can help you. Saad pa nito sa akin. Tama ka, Brandon. May problema nga ako. Pero hayaan mo na. Kaya ko to. Plastic ko pang ngiti dito. Kumpara iyan, Fiona. Don't hesitate to ask a help coming from me. Alam mo namang, basta ikaw, kaya kong gawin lahat. Anito sa akin. Gusto ko mang mahiya pero baka si Brandon na ang sagot sa mga panalangin ko. Baka pwede akong umutang dito. Honestly, Brandon? Yes, pera nga. Kaya problematic ako ngayon. Wika ko pa dito. Ganun ba? Magkano naman yun? Tanong nito sa akin. Talagang, papautangin mo ako, Brandon? Kaso, malaki yun eh. Nakakahiya naman. Wika ko pa dito. Ano ka ba? Okay lang ano? Saka alam ko namang babayaran mo ako kapag nakaluwag-luwag ka na eh. Kaya wag ka nang mahiya, okay? Magkano ba ha? Tanong nito sa akin. 50,000 eh. Pero tama ka, babayaran kita kapag nakaluwag-luwag na ako. Ngiting saad ko dito. Sige bukas, puntahan mo ako sa office ko. Cheque ang ibibigay ko sa'yo. Wika nito sa akin. Talaga? Naku, salamat naman Brandon ha. Hayaan mo. Babayaran kita kaagad kapag nakaluwag-luwag na ako. Ngiting wika ko dito. Sure, pero sa ngayon huwag mo munang isipin yun, okay? Ang importante, may magagamit ka sa perang hihiramin mo sa akin. Saad nito sa akin. Malalim na ang gabi nang umuwi si Brandon. At kahit papano, medyo nakahinga na ng maluwag si Fiona. Ano na friend?
Nakausap mo na ba si Fiona? Ngiting tanong sa kanya ni Michelle. Ewan ko doon sa kaibigan mong yun. Hanggang ngayon ay may hinanakit pa rin sa akin. Di pa rin nakalimutan na nagawa ko sa kanya noon. Kaya mas kikilangan niya ng pera ngayon ay ayaw niya ako. Ang bumili sa mga binenta niya. Imagine, tinanggihan niya ako dahil sa mga kasalanan ko noon. Sumbong kong wika kay Michelle. Bakit? Masisisi mo ba siya? E iniwan mo nga siya, diba? At umatras ka pa sa kasal ninyo. Kaya di mo siya masisisi, ano? Saka, kilala mo naman ang babaeng yun, diba? Matindi kong magdamdam. Wika ni Michelle sa kanya. Oo na nga, ando na tayo. Mali na nga ako eh. Pero gusto ko sanang humingi ng tawad sa kanya. Pero pinalayas naman niya kaagad ako. Paano ko ba magagawa yun? Naguguluhan kong saan dito. Abay, humanap ka ng paraan, ano? Huwag mo na akong isali sa mga diskarte mo, Derek. Dahil malamang ako na naman ang malilintikan kay Fiona niyan eh. Aniya sa akin. Pero, matanong nga kita, Michelle. Wala ka bang alam kung ano talaga ang problema ni Fiona? Kasi nakakapagtaka naman eh. Magbebenta siya ng mga ganoon. Eh, mahalaga sa nanay niya ang mga gamit na iyon. Bakit ganoon katindi ang pangangailangan niya? Tanong ko pa dito. Abay, ewan ko. Hindi naman kasi niya sinasabi sa akin kung ano talaga ang dahilan niya. Saka alam mo naman yun. Kapag pinilit mo, magagalit pa yun sa akin. Wika pa nito. Matanong nga rin kita, Derek. Are you still in love to my best friend, Fiona? Kasi, base sa tingin ko ngayon sa'yo eh, parang ganyan ang itsura mo noon kapag nag-aalala ka kay Fiona. Dahil sabi mo, mahal mo siya. Pero ngayon parang ganun ang itsura mo noon eh. Ano? Mahal mo pa ba siya? Tanong pa nito sa akin. Di naman kailanman nawala iyon eh. Siya lang naman ang babaeng minahal ko noon pa man. Kaso mukhang sarado na ang isip niya ngayon. Lalo na sa mga paliwanag ko at paghingi ng tawad ko. Malungkot kung wika dito. Kung mahal mo siya, fight for her. Ligawan mo uli siya. At sana this time, di mo na siya iiwan pa. Wika ni Michelle sa kanya. Tama ka, Michelle. Liligawan ko ulit siya. Gagawin ko din ang lahat. Mapatawad lang niya ako at payagang maging kami ulit. Saad ko pa. Tama, gawin mo ang lahat, Derek. Saka alam ko namang may puwang ka pa sa puso ni Fiona. Kaya alam kong tatanggapin kanya ulit. Pagbibigay assurance nito sa akin para lumakas ang loob ko. Fiona, ano lalaki sa likuran niya? Natigilan ako nang makilala ko ang boses ng isang lalaki. Otomatikong tinaasan ko ito ng kila ng lingunin ko ito. Ikaw na naman? Inis kong wika dito. Fiona, please, let's talk. Kahit saglit lang. Pakikiusap ko pa dito. Alam mong wala na tayong pag-uusapan pa, Derek. Saka may lakad ako ngayon, kaya maiwan. I'm sorry, Fiona. Please, kahit 5 minutes lang, kausapin mo naman ako. Saad nito sa akin. Sige, ano ba yun? Malamig kong wika dito. Fiona, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo, pero sana naman, pakinggan mo muna ako. Mahal kita, Fiona. Please, come back. And I promise, this time, totoo na ito. I love you so much. Wika pa nito sa akin. Alam mo, Derek, hindi mo alam kung anong kahihiyan ang naranasan ko dahil sa'yo. Ang dami pang mga salitang masasakit na natanggap ko sa'yo noon dahil sa mga taong feeling perfect. At akala mo, di kailanman nagkakamali. Kinutsa at hinusgahan ako dahil sa'yo. Pero lahat ng iyo, nilunok ko. Dahil kahit paanong sabihin ko, ayaw nilang maniwala na biktima lang din ako sa mga pangakong napapako. Katulad ng ginawa mo sa akin. Kaya isipin mo ngayon kung bakit di ko magawang magpatawad ka agad. Dahil nasaktan ako, Derek. Sobrang sakit. Wika ko pa dito. I know, na sobra kita nasaktan noon. Pero sana muli mong buksan ang puso mo para sa akin. Hihintayin ko iyon, Fiona. Wika ko pa dito. Dumaan ang maraming sandali na nagsalita ako. Sige na, Derek, mauna na ako. May pupuntahan pa kasi ako. Wika ko pa dito. Fiona, just this once? Pakinggan mo naman ako. Gusto kong bumalik sa buhay mo. Gusto kong ituloy ang naudlot nating kasal. Please? Wika pa nito. Gusto ko nang maniwala ulit pero natatakot ang puso ko. Tama bang tanggapin ko ulit ang pag-ibig ni Derek?
Tama bang magtiwala ako ulit dito na hindi na ako iiwan pa? Gulong-gulo ang isip ko noong mga oras na iyon. Pero aaminin ni Fiona sa sarili niya na kahit minsan, di na wala ang pag-ibig niya kay Derek. Siguro ay akala niya na kapag move on na siya sa una't huling pag-ibig niya, hindi pala. Fiona, muling anas nitong wika sa pangalan ko. Derek, hindi ko pa kayang buksan muli ang puso ko. Saka na kung kaya ko nang magpatawad ulit. Sige na, mauna na ako. Wika ko dito. Hindi na niya hinintay ang sasabihin ng lalaki. Binirahan niya ito kaagad ng alis. Fiona, anak, kung ano man ang kasalanan sa iyo ni Derek, patawarin mo na siya, anak. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero may dahilan naman siya, di ba? Kaya lang naman niya iyon nagawa sa iyo dahil kailangan niya munang magtrabaho sa ibang bansa para sa kapatid niyang pinapaaral niya. Maski ikaw, gagawin mo iyon, anak, para sa kapatid mo. Dahil alam mong mahahati na ang responsibilidad mo sa mga kapatid mo at sa magiging pamilya mo. Kaya anak, patawarin mo na siya, ha? Kung hindi mo na siya kayang tanggapin muli sa buhay mo, huwag mong pilitin ang sarili mo. Basta kung mapatawad mo lang siya, magiging kontento na doon si Derek. Wika niya aling-saling sa kanya, ang nanay ni Fiona. Ang totoo niya, nay, mahal ko pa po si Derek, pero takot na ho ako magtiwala ulit. Baka kapag nagtiwala ako, saka naman uli ako iiwan ni Derek, nay. Baka mapatay ko na yun kapag ginawa ulit sa akin ang iiwan niya na naman ako. Nakasimangot kong saa dito. Ang anak ko, talagang tunay at wagas ang pagmamahal mo sa lalaking iyon. Walang masamang umibig, anak. Dapat mo iyong iisipin palagi. Ang masama ay iyong hindi mo ito binigyan ng pagkakataong maitama ang mali niya. Sige ho, nay. Susubukan kong tanggapin ulit si Derek sa buhay ko. Wika ko pa dito. Kinaumagahan ay bisita ni Fiona ang kaibigang si Michelle. Alam na din niya ang sadya nito, kaya may isasagot na din siya kapag may sasabihin ito sa kanya. Napaaga naman yata ang punta mo dito, Michelle. May kailangan ka ba? Patay mali siya ang tanong ko dito. Actually, dumaan lang ako sa iyo dito dahil may ibibilin ako sa iyong pera para kay nanay. Maaga kasi akong pupunta sa airport para mag-hatid. Anong airport ang pinagsasasabi mo? Inaanto ka pa ba? Tuya kong saa dito, saka ko ito tinawanan. Don't laugh, okay? Totoong pupunta ako ng airport dahil may ihahatid ako. Saa dito sa akin. Sino naman ang ihahatid mo? Wala sa loob kong tanong dito. Sino pa ba? Eh di si Derek. Aalis na lamang daw siya dahil wala naman siyang napapala sa'yo. Ano? Bakit siya aalis? Normal talaga lalaking iyon. Matapos siya makipag-ayos sa akin, tapos ito na naman siya uli, iiwan ako. Mapapatay ko na talaga ang lalaking yun, Michelle. Sasamahan na kita doon. Inis kong saa dito. Mabilis pa sa alas 4 nakarating kami sa airport. Nagmamadali pa akong bumaba sa taxi at sinugod ng suntok ang lalaking nakatingin lamang sa amin. Inis na inis ako sa gunggong na ito. Iiwan na naman pala ako, wala talaga itong isang salita. Wait, wait! Aray naman, Fiona, ang sakit, ha? Angal na lalaki sa kakasuntok niya. Walang pakialam si Fiona na pinagtitinginan na sila ng mga tao sa airport. Hindi pa iyan ang aabutin mo sa akin, Derek, kapag tuluyan mo akong iwan ngayon. Ang kapal na mukha mong humarap-harap sa akin noong nakaraan, tapos iiwanan mo lang pala ako ulit? Ano ba yung laman ng kukote mo at babago-bago ang isip mo? Daig mo pa kaming mga babae, ha? Singhal kong wika dito. Ano? Sumagot ka? Pipi lang ang peg? Parang tanga lang. Ngunit nagulat ako nang bigla itong lumuhod at naglabas ng singsing. Saka ito nakangiting nagsalita. Will you marry me ulit, love? This time, papatunayan ko na sa'yong hindi na ako magiging running groom mo. Wika pa nito sa akin. Say yes, friend. Ang dami na nakatingin sa inyo, oh. Umoo ka na. Wika pa ni Michelle sa kanya lang na pagtuunan ang pansin ang mga taong halatang kinikilig sa mga oras na iyon at hinihintay ang oo niya. Muli niyang tinanggap ang lalaking pinakamamahal niya, saka nagsalita. Yes, Derek, I will marry you ulit. Ngiting sagot ko dito. Naghiyawa naman ang mga tao sa paligid namin habang abala si Michelle sa pagkuha ng video sa amin. Masaya akong niyakap ni Derek ng mahigpit sa kahinalikan sa labi. Mahal na mahal kita, Fiona. Ikaw lang ang babaeng minahal ko mula noon hanggang ngayon. Saad nito sa akin.
Mahal na mahal din kita, Derek. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang una at huling pag-ibig ko. Ngiting saad ko sa lalaki ang pinakamamahal ko. At nang muli akong hinalikan na lalaking mahal ko ay naghiyawan muli ang mga tao sa paligid namin. Saka kami umalis sa lugar na iyon at umuwi sa bahay namin para ipagpaalam sa mga magulang namin ang muling pag-iisang dibdib namin. At pinapangako nilang magsasama sila sa hirap at ginhawa. Wala nang mahihiling pa si Fiona ngayon dahil muling bumalik ang lalaking pinakamamahal niya.